Ganon siya kakinis. Pag ito kakinis, pag binigitan natin ito ng engine, maganda kalabasan. Napag-usapan natin tungkol sa gagamiting blade sa pagkating ng mga board. Anong klaseng blade ba ang tamang bibilhin? So kapagpalang araw at magandang bahay mga ka-GP. Sa video na ito, pag-usapan naman natin yung iba't ibang klase ng blade na ginagamit namin dito sa aming trabaho, no? Bilang cabinet maker. Kasi napakalaga yung bilang ng talim ng blade na gagamitin natin sa ating cabinet. Lalo na kung ang gamit natin ay laminated board. Kasi pag laminated board, masilag ito. Kasi pinis na ito, di na pwede masilagahan ito. Pag kinating mo, dapat napakaganda. Kasi di, kagaya ng sa video natin nakaraan, no? Pinapakita natin yung pag-i-edging nito. Kailangan maganda yung cutting ng board dahil pag-edging, wala kang mapakita bakat na mga bungi-bungi, yung mga basag-basag, tuklat-tuklat. Kailangan maganda. Para yung kalabasan niya, parang halos, di mo masyadong halata masyado yung dugtungan ng edging at saka yung board. Sa pag-edging, ito tayong ginagawang video dyan, no? Bali, dalawang klase na video yon. Yung isa ay yung una, yung pag-edging gamit ang portable edge banding machine. At ang isa naman ay pag-edging gamit ang buti lamang ng soft drinks. So, panoorin nyo lang sa ating channel. Hanapin nyo lang sa ating mga video. At ilalagay ko rin yung link sa description at sa comment section. So, sana panoorin nyo yan. Pero bago nyo panoorin yan, tapusin nyo muna ang video na to. Kasi mahalaga din, napakahalaga rin na pinag-usapan natin yung usapang blade ng ating dibulso. So, napakahalaga ang talim. Ano ba ang dapat na talim ang gagamitin sa paggawa ng modular cabinet o di kaya sa mga materialist na laminated board? Ano ba ang bilang ng mga talim? Kasi naging issue yan sa mga ano, pinag-usapan nila dapat daw 120, dapat 80, yung iba naman 60, pero may nagsabi na ang 60 ay masyadong malaki pa. Kaya di ba, masyado pang busal-sal yun, sabi nila. Pero sa totoo lang, ang gamit namin dito sa mga ganitong cutting, ayan. Diba, ilapit mo. Ayan o. Napapansin mo, walang kabasag-basag kahit konti. Ay itong talim na 60. Ito, 60 tip ang bilang ng talim. Bale, ito yun. Ito yung luma na pag-presensyaan nila kung bakit may medyo may kalawang-kalawang. Kasi ito yung pinaglumaan namin na pinalitan namin dito. Ito yung dito, tinanggal namin. At ito na yung bago. 60 tip siya. Kasi ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So 15, 30, 45, 60. So, apat na, no? 60 tip. So, ngayon, para malaman natin kung ang 60 tip ay okay ba? Kasi masyadong malaki pa daw yung ngipin ng 60 tip. Ito. Subukan natin. Pero bago yan, ano bang klaseng mga ano, bakit meron kaming ganitong talim, mas malaki? Anong kagandahan sa malaki? At saka bakit kailangan maliit naman pagdating sa laminated board? Sa malaki kasi, pag itong ilagay mo dito sa tibulso mo, pag tulak mo ng mga board, napakalambot niyang katingin dahil malaki nga yung ngipin. Malaki yung kain, mas mabilis siyang itulak. Mas malaki ang kain niya, mas malambot itulak yung mga board. Kaya lang, disadvantage, pag malaki ang talim, pagdating sa likod, may mga tuklak-tuklak. Na ganito kami talim kasi dati, ang gamit kasi namin ay, ang pinis namin ng iba, ang mga kabinet namin ay duko pinis, pintura. So, pag may tuklak-tuklak sa likod, kaya pang masilyahan yon, okay lang yon. Di kagaya sa mga ganito, di talaga pwede tayo magmasilyahan ito. So, kailangan talaga wala tuklak. So, ito ginagamit namin dati. Kaya lang, sa bandang huli, mahirap din kasi panay-palit ka ng talim. Ito na, ginagamit tayo ngayon. 4 na lang 60. Mabado kung man o laminated, ito na rin kasi mas malinis talaga ang 60. So, sa tanong, pwede na ba yan sa laminated board? Wala bang tuklak? Kasi malaki-laki pa rin yung talim. Opo, pwede na to. Subukan natin actual para malalaman nyo. Ito ay 60 ang bilang. Yan. Ang kapansin nyo, 60. Okay. Pareho na talim. Yan. Ito yan. Okay. Subukan natin dito. So, meron tayong glossy na laminated, no? Makilitan. I-try natin dito sa ating bulso na 60 tip ang talim.
Maliit lang para hindi naman sayang magagamit ko itong board nito sa mga project namin. Kukuha lang ito ng maliit. So yan, okay na humusga. Walang cutting sa camera to. Tuloy-tuloy ang camera natin para walang putol, para malalaman natin na wala talaga na yan. Yan o. Okay, close up natin. Akin na nga, go. So, ganun siya kakinis. Pag ito kakinis, pag binikita natin ito ng engine, maganda kalabasan. Kasi wala nga siyang basag-basag. So, 68 na talin. Pwede na, bunutin lang muna natin ito habang nag-uusap tayo kasi 60 parts tayo. Bali, 68, pwede na siya sa mga laminating board. Pero, huwag nilang hintay na maburol. Sabi nila, mga 400 board daw, palit-palim na. Ako naman, pag naramdaman ko na may kunting ano na, palit na. Kasi hindi natin masasabi kasi, mayroon kasi mga board na malambot katingin, no? Mayroon din mga board na matigas talaga. So, mga siguro, yung 200 na yan, sira na yung tali mo, burol na. Huwag nilang hintay na mamitim yung dito. So, pag may itim na konti ito, medyo sunog na yung board natin, hindi na magandang cutting yan sa mga laminated board. Pero pag ganitong ano, halimbawa, mga pintura lang finish, mag itong tali, pwede ba ito? Pinalitan lang namin ito kasi puro laminated yung project namin ngayon. Kailangan talaga maganda yung tali. So, yan. Sana may nakuha kayong idea sa napag-usapan natin tungkol sa gagamiting blitz sa pag-cutting ng mga board. At kung nagustuhan yung video ito, pakilike na lang. Pa-share na rin para maraming makapanood ng mga baguhang mga gustong magka-idea sa paggawa ng mga kabinet at anong klaseng blade na gagamitin, bibilhin nila. Yung gustong nakuha ng idea kung anong klaseng blade ba ang tamang bibilhin. So, 60 pataas. Kasi yun na yan, kung gusto nyong taas-taan, damihan pa yung blade, plus pino. Pero para sa akin, 60, enough na. Sapat na siya. Kasi ang haba lang naman natin kasi ay walang basag. Makinis yung kanto. At mabilis itulak. Ngayon, pag habang dumadami yung talim kasi, papino ng papino yung kain nun. Pag pino, mas mahirap siyang itulak. Mas mabagal yung tulak niya, yung kain niya. Kasi pino nga yung ngipin eh. Mas malaki ang ngipin, mas malambot. Kaya lang, mas mabusansal. So, yung 60, nasa kagitna lang siya ng talim. Hindi siya masyadong malaki, hindi masyadong maliit. Pero sapat na siya para makapag-cutting tayo ng ganito ka finish. Ganito ka ang quality niya ng cutting niya. Yan. Ayan. So, ayan, maraming salamat sa inyong panonood. At hanggang sa muli, ito po ang GP Cabinet Maker at nag-iwang magandang bahay.